ayun lang, since umikot tayo sa money, passion, and integrity, doon nagsimula. So, doon din lang yung last word ko. Parang, more than the money, hindi sa kaipokritahan, oo, kailangan natin ng pera, pero hindi yun yung magiging batayan ng value mo as a VA or as a freelancer. Hindi yung kung gaano kalaki yung pwede mong singilin or kung gaano kalaki yung kinikita mo. Hindi yun yung magiging value mo sa clients mo. Still, dun tayo babalik sa output and sa ethics. Kasi yung pera susunod yan. Totoo yun. And a firm believer ako noon and na-experience ko yon a lot of times maliban sa isa, char. Pero yon, totoo yon, susunod siya yung kusa, yung biglang sabihin na lang ni client na may meeting tapos yung pala i-increasean ka ganyan na wala ka namang hiningi, hindi mo naman parang wala naman sa environment na i-increasean ka, parang hindi mo wala siyang hint tapos bigla na yung, alam mo yung mga ganun, susunod at susunod siya, depende sa nakikitang value ng client mo sa iyo. Although syempre mga ilan-ilan may mga clients talaga na ano, pero glad to say, hindi ko pa na-encounter, pero may mga naririnig akong rants about clients na ganito, ganyan. Pwede kasing totoo din na may mga clients talaga na, kaya may mapanlamang din. Kung may mapanglamang freelancers, may mapanglamang din clients, eh di, bitawan mo, move on. Huwag ka nang mag-ano. Hindi yung igagante mo pa sa ibang client kasi ginanon ka nung dating client. But yun, so babalik at babalik tayo sa soft skills na, sinestress out ni Jeff. And pagdating sa integrity, papasok lahat ng kung ano man yung magiging susunod na rants, papasok pa rin lahat sa integrity. Kasi kung may integrity ka as a person, kahit hindi na lang as employee, as a person, yung sa sarili mo na lang, sa loob ng sarili mong mundo, lalabas yun, magre-resonate yun palabas. Hindi mo kailangan magpanggap na ikaw ay isang matuwid na, freelancer. Hindi mo kailangan magpanggap at hindi mo kailangan i-post sa social media na ikaw ay isang ano, a person of integrity, Keme. Magre-resonate yun. So, kailangan talaga babalik at babalik tayo. Mainit sa ko. Ang ulo ni Madam. Diba? Ayun. Sabi ko, one hour yung last word. Sige, ako. May pinanghuhulo. May pinanghuhulo. One hour yung last word niya. No, hindi ako nakapag, sige, ano, ako. Hindi ako nakapaghanda ng last word eh. Pero, sige, go. Yung last word ko, simple lang. Kung ano yung ginagawa natin as a freelancer is a reflection of ourselves. Kung nalalaman ka ng kapwa mo, kung nalalaman ka ng kliyente, ibig sabihin, ganun ka. Huwag na nating isipin yung sasabihin ng ibang tao. Can you live with yourself thinking na itong pinaghirapan mo ay hindi mo naman talaga pinaghirapan? Can you live with yourself thinking na kung ano yung success na meron ka is nakuha mo kasi ipinanlamang mo ng ibang tao? No? So, uulitin ko, what you do as a freelancer, what you do as a freelancer is a reflection of yourself. Yun lang yun. Soft skills, marami pang soft skills na pwede tayong i-rant. Simulan natin doon sa integrity. Nakakatulog ba kayo sa gabi thinking na ganun yung ginawa nyo? Cliche mang pakinggan. As nakakayan yung ipakain sa mga tao, nakakayan yung kainin na or magluho ng pera na alam naman ninyo na hindi natin pinaghirapan. Yun yung point lang ko na kung ano yung ginagawa natin is always a reflection of the kind of person that we are. So yun lang, isip-isip lang tayo before we do things. Eventually, pagsisisihan natin in the future. Ito lang, ito yung last three tips ko. So natawa ako dito sa comment ni ni Donna Marie. So sabi niya, may ka-team ako, client ang sinisi kung bakit nagkamali siya. So, ang first tip ko is matuto tayo tumanggap ng kamalian natin kung mali naman talaga natin. Yan. Tapos, when dealing with clients, when maglalagay ka ng rate mo, dapat win-win sa client mo and sa'yo. Dapat, kung may makukuha ka, dapat meron din siyang makukuha. Hindi ibig sabihin na porket mas maliit sa past job mo is dapat mas less yung tulong mo sa client. Hindi. So, ibase natin na dapat win-win pareho yung client and ikaw lagi sa lahat ng contract mo. Tapos, yung last ko is don't burn bridges. Kasi, hindi mo alam, yun nga, yung sinabi na karmic nga siya at umiikot-ikot lang din naman tayo. Hindi mo alam kung kailan mo makakasalamuha ulit yung tao na yun. So, kung kaya mo siya na hindi na awayin, na manahimik ka na lang, kahit na may ginawa siya,
be the better person na lang. Don't burn bridges. Tapos mamaya, hindi mo alam kung magkakasalubong ulit kayo na ano, or mas mataas ka na sa kanya, or kahit hindi man, at least walang tension, and pwede pang maging new contract ulit kung sakali, di ba? Yes. So, yun.